Magandang umaga mga bata! Narito muli si Teacher Claire para sa asignaturang ESP o Edukasyon sa Pagpapakatao. Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo ng ikatlong markahan. Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay tungkol sa pagpapahalaga sa mga karapatang tinatamasa. Natutunan mo sa nakaraang aralin ang pagpapakita ng iba't ibang paraan ng pagiging masunurin at magalang. Ngayon naman ay pag-aaralan mo kung napapahalagahan mo ba ang mga karapatang iyong tinatamasa. Pero bago yun, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng karapatan? Pagkatapos ng araling ito, inaasahang ikaw ay makakapagpakita ng pagpapahalaga sa mga karapatang tinatamasa tulad ng pagkain at karapatang makapag-aral. Balikan natin ang tanong ni Teacher Claire. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng karapatan? Ang karapatan ay ang mga bagay na nararapat sa bawat nilalang. Ikaw ay mapalad sapagkat ikaw ay nakakapag-aral at nakakakain ng masustansyang pagkain. Ito ang mga karapatang tinatamasa mo ngayon. Ilan pa sa mga karapatan mo bilang bata ay ang karapatang maisilang at magkaroon ng pangalan, karapatang magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga, manirahan sa payapa at tahimik na lugar, magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong pangangatawan, mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang kakayahan, at iba pa. Subukan natin kung napapahalagahan mo ba ang iyong mga karapatan. Sumenyas lang ng okay kung nangangahulugang ito ay o nagpapakita ito ng pagpapahalaga sa mga karapatang tinatamasa. Umiling ka naman kung hindi. Handa ka na ba? Yuck! Sabing ayaw ko ng pagkaing may malunggay. Ano ang magiging reaksyon mo? Mahusay! Mali! Ang pagkaing malunggay o ang pagkaing may malunggay ay tunay na masustansya. Ang paborito ko pong pagkain ay prutas, lalo na po ang saging at bayabas. Anong magiging reaksyon mo? Magaling! Okay! Ang saging at bayabas ay mayaman sa bitamina. Mainam ito panlaban sa sakit gaya ng iba pang prutas. Mamaya na ako mag-aaral. Gusto ko pang mag-TikTok. Anong magiging reaksyon mo? Iiling. Mali. Sa kahit anong bagay, dapat unahin ang pag-aaral. Ang pag-TikTok, paglalaro ng cellphone o panonood ng TV ay maaaring gawin kung wala ng mga aralin na naghihintay sa iyo. Ang lahat ng bagay ay may oras o panahon. Ate, maaari mo ba akong tulungan sa performance task ko? Anong magiging reaksyon mo? Okay o iling? Okay! Mahusay ang batang humihingi ng tulong kapag hindi niya kaya o may hindi siya naiintindihan. Gaya ng paghingi ng tulong sa iyong nakakatandang kapatid o di kaya sa iyong mga magulang. Hindi ko na kailangan ng masustansyang pagkain dahil malusog na ako. Ito ba ay tama o mali? Mali. Hindi nangangahulugan na ikaw ay malusog, hindi ka nakakain ng masustansyang pagkain. Kumakain tayo ng masustansyang pagkain upang mapanatili ang ating katawan sa malusog na estado nito. Tandaan, ang lahat ng karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Ito ay ang pahalagahan ang mga ito. Tandaan niyo yan ha? Ang lahat ng karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Ito ay ang pahalagahan ng mga ito. Gaya mo, karapatan mo bilang bata ang bigyan ng masustansyang pagkain. Karapatan mo rin ang makapag-aral. Ngunit ang mga karapatan mo ito ay may kaakibat na responsibilidad. Dapat mo itong pahalagahan.
natin papahalagahan, teacher? Halimbawa, isa sa mga karapatan mo bilang bata ang maisilang at magkaroon ng pangalan. Marapat lang na pag-ingatan mo ang iyong buhay. Paano, teacher? Simple lang, huwag kang maglalaro ng mga bagay na maaari magdulot sa iyo ng panganib, gaya ng mga matatalas na bagay, o di kaya yung mga nakalalason na gamit sa bahay. Karapatan mo na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga. Pero responsibilidad mo rin na mahalin sila. Ibalik ang pagmamahal na natatanggap mula sa iyong mga magulang. Karapatan mong manirahan sa payapa at tahimik na lugar, ikaw rin mismo ay dapat sumuporta at magpatuloy sa pagiging payapa at tahimik ng lugar. Hindi dapat sa iyo nagmumula ang mga gulo o di pagkakaintindihan. Karapatan mo rin na magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong pangangatawan. Kaya, responsibilidad mo na pangalagaan ang iyong katawan. Kumain ng masusustansyang pagkain gaya ng gulay at prutas. Karapatan mo rin mabigyan ng sapat na edukasyon. Anong responsibilidad kaya ang katapat nito? Magaling! Kinakailangan na ikaw ay mag-aral ng buong puso at ano pa? Kailangan ba mataas ang mga marka? Subukang ibigay ang iyong makakaya. Gaya ng karapatan mong mapaunlad ang iyong kakayahan. Kung sa tingin mo na ikaw ay magaling sa pagsayaw, maaari ka sumali sa mga kontes o patimpalak. Dahil dyan, maganda tayo para sa gawain sa pagkatuto bilang isa at bilang dalawa. Ganito ang magiging papel natin para sa week 3. Isulat ang ESP week 3 sa itaas at buong pangalan nyo naman sa ibaba. Hatiin ito sa dalawa, ang sa kaliwa ay ang gawain bilang isa at sa kanan naman ay ang gawain bilang dalawa. Lagyan ito ng bilang isa hanggang bilang lima. Parehas. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, kumpletuhin ang talata. Isulat sa iyong papel ang tamang sagot. Para mas mapadali ang inyong pagsasagot, nagbigay ng clue o palatandaan si Teacher Claire. Aayusin niyo na lang ang mga titik sa bawat bilang at makukuha ninyo ang tamang sagot. Madali, hindi ba? Hayaan niyong basahin ko ang talata. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Bilang bata, patlang mo ang patlang ng patlang pagkain. At patlang. Ngunit, dapat mo rin itong patlang. Medyo nakakagulo o medyo challenging ang ating gawain sa pagkatuto bilang isa. Tignan naman natin ang pagkatuto o gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, isulat ko ang isinasaad sa bawat bilang ay tama o mali. Nakita nyo, sa pagsulat ng salitang tama at mali, kinakailangan na lahat ng titik ay malalaki, gaya ng nakasulat sa panuto. Isulat ang iyong sagot sa iyong papel. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, number one, kumakain ako ng gulay na luto ni nanay. Tama o mali? Para sa number two, nag-aaral ako ng mabuti. Tama o mali? Para naman sa number 3, kumakain ako ng masustansyang pagkain. Tama o mali? Para naman sa number 4, pinupunit ko ang aking mga aklat kung hindi ko ito maintindihan. Tama o mali? Para naman sa number 5, paborito ko ang Coke at Royal tuwing tanghalian. Tama o mali? Magaling! Tandaan nyo, grade 1, ang lahat ng karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Ito ay ang pahalagahan ng mga ito.
Ulit ni Teacher Claire, ang lahat ng karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Ito ay ang pahalagahan ang mga ito. Gusto mo ba ng bonus point? Para sa 5 puntos o karagdagang 5 puntos, mag-comment lamang sa ibaba. Paano napapahalagahan ng mga karapatang iyong tinatamasa? Again, para sa 5 puntos o karagdagang 5 puntos, mag-comment lamang sa ibaba. Paano mo napapahalagahan ang mga karapatang iyong tinatamasa? Nagustuhan niyo ba ang ating aralin ngayong araw, Grade 1? Tandaan, karapatan mo ang makapag-aral at makakain ng masustansyang pagkain, ngunit ang mga karapatang ito ay may kaakibat na responsibilidad. Ito ay ang pahalagahan ang mga ito. Sana'y nagustuhan niyo ang ating aralin ngayong araw. Magkita-kita tayong muli sa susunod nating aralin. Paalam!